naisilang siyang isang aswang. Sana sa tuwing papatay ka ng aswang, maisip mo na may mga magulang din sila na naghihintay sa pagpapalit nila. Si Juan po, nakita ko. Tumatakas. Hoy! Ano yan? Juan Dela Cruz! Tatol yan. Nakita ng mga polis si Juan. May mga kasamang aswang. May inatake silang mga tao. Patras mo! Bilis! Bilis! Talagang katulong na siya ng mga aswang. Mapupuksarin natin ang mag-amang yan. Mukhang hindi na siya darating. Uy, mumalago na. Sa importante, alam na natin ang totoo. Kahit na ano pang marinig natin, si Juan pa din ang tagabantay. At kakampi natin siya. Siya pa rin yung wala na kilala natin lahat. Hali! Mga bata, mga mahal. Ano nangyari sa inyo? Hinahanap namin kayo. Ang galing pa ni Kuya Juan! Liligtas po kami na po! Sinuntok na po yung mga polis! Ikaw, halika dito. Sinundan po namin si Kuya Juan. Tapos biglang may mga pumunta na polis. Tapos sinuntok-suntok niya. Niligtas din po kami. Isang galing po talaga ni Kuya Juan. Grabe, idol na idol po namin siya. Diba? Opo, totoo po yun. Niligtas po kami ni Kuya Juan. Opo, tapos sinuntok-suntok na lang ulit. Tapos binagsak na po yung ano, yung baril. Dahil sa pagligtas mo sa mga bata, sa siguradong kapahamakan, nandito ang kalahi para magpasalamat sa iyo bilang isang bayani. Anak, ako mismo nagpapasalamat sa iyo. Sa iyong malasakit sa ating lahi. Umbik. Hindi na po kailangan. Maraming salamat. Mahal na prinsipe. Maraming salamat. Babuhay si Juan Dela Cruz! Maling tatlong aswang ang kasama ni Juan Dela Cruz. Ang duda namin, naghahanap sila ng mga kain at mabibiktimang tao. Inatake nila kami kaya hindi kami makalaban. Yung isang kasama nga namin nasa ospital pa ngayon, napuruhan ni Dela Cruz. Sir, kumusta yung kasama niyo? Paano kayo nakatayo? Sigurado po ba kayo sa Juan Dela Cruz ang nakita niyo? Sir, aswang na rin ba si Dela Cruz ngayon? Aaminin namin sa inyo, nagulat kami sa itsura ni Juan Dela Cruz. At nang umangil siya, ay parang aswang talaga. Hindi lang yon, nakita din namin na namuti ang mga mata niya katulad ng mga aswang. Kaya oo, sa tingin namin, isang aswang na si Juan Dela Cruz. Namuti ang mata niya, sir. Ibig sabihin, aswang na rin po ba si Juan Dela Cruz? Anak, handa lahat sila na pagsilbihan ka. Handa silang ibigay ang buhay nila sa'yo kung kakailanganin. Ganun tayong laing aswang. May pinotektahan ang isa't isa. Ganun din bang tao? O mahalaga ka lang dahil nagsisilbihan mo sila at pinaprotektahan. Pero nung nalaman nilang kakaiba ka, anong nangyari? Tinalikuran ka at tinuring ka pang isang kaaway. Dito, mauunawaan ka nila at hindi ka nila huhusgahan. Sige anak, makita mo sa kanila na maligaya ka sa pagtanggap nila sa'yo. Ang anak ng dilim! Akala ko nakalimutan mo na ako, mahal na prinsesa. Aminin mo sa akin. Ano ang balak ni Peruha?
talaga nakuha na ni Agor ang tiwala ninyo, no? Hindi ko alam kung anong ginawa niya para maniwala kayo sa kanya. Ako nagsasabi ng totoo. Wala akong alam sa mga balak ni Garuha. Narinig ko mga usapan ng mga kawal. May mga signals sa dumating. Ang pagputok ng apat na bulkan sa mundo ng mga tao. Totoo ba yun, mahala prinsesa? At kung totoo man, ano alam mo tungkol dito? Kung gusto niyo talaga matapos ang lahat ng ito, hindi na dapat kayo nag-aaksay ng oras pagpapaamin sa akin dahil wala akong alam sa mga sinasabi ninyo. Ang anak ng dilim, siya ang kailangan niyo hanapin. Siya ang kailangan patayin. Bago niyo pa man mapakawalan si Peruha. Tandaan mo ang ating plano. Kailangan madala ng anak ng dilim ang aking anito mula sa pwede para mapalaya ako. Hindi ko nakakalimutan yan, mahal ko. Sukdo lang baliktarin ko ang mundo. Matiyak ko lang na mapapalaya ka ng anak ng dilim sa kulungan niya. At kapag nangyari yun, wala nang makakahadlang sa ating mga plano. Kwera na lang kung malaman ng anak ng dilim ang tunay na dahilan kung bakit kailangan niya makuha ang aking anito mula sa kanyang ama. Hindi niya kailanman malalaman yun. Sapagkat buong akala niya, ginagawa niya ang lahat ng ito upang tapusin ang digmaan ng tao laban sa mga aso. Pinaniwala ko siya na ang anitong ito ang siyang tatalo sa iyo. Ngunit ang katotohanan, ang anitong ito ang siyang magpapalaya sa iyo, mahal ko. Ano ang plano ni Peruha tungkol sa anak ng dilim? Paano niya mapepwera sa anak ng dilim na mapakawalan siya? Kilala niyo ang anak ng dilim? Sino siya, mahal na prinsesa? Ang tagabantay. Siya ang anak ng dilim. Si Juan? Si Juan ang anak ng dilim? Eh kung ganun, kung si Juan ang anak ng dilim, siya ang dapat ikulong. Siya ang dapat ipapatay mo, hindi ako. Mapipigilan ni Juan ang sarili niya dahil siya ang tagabantay. Aminin mo ang totoo, mahal na prinsesa. Mahal mo ba siya? Mahal mo ba si Juan kahit hindi mo siya mapatay? Mahal na rin, tumatakas siya na hindi nagpapaalam sa amang hari. Nung isang araw nahuli ko, parang may hinahanap siya sa bahay. Alam ko may kutob ako na kaya siya nandito dahil may masama siyang gagawin dito. Manang, ipagpatuloy mo ang pagmamaman ko, Juan. Kailangan malaman natin kung talagang bakit siya nandito. Oo po. Mahal na rin. Sige, Manang, mag-iingat ka. Hindi kailangan malaman niya sa mga lang ginagawa mong pagtulong sa amin. Opo. Kung tama ang duda ni Manang, maaring delikado ang buhay ni Samuel sa sarili niyang anak. Bulog naman talaga asawa mo eh. Wala naman talaga nakikita yan eh. Maaring itong pagkakataong hinihintay natin, Kael. Anong gagawin natin? Wala tayong gagawin, Kael. Kailangan lang natin maghintay na sumambulat sa mukha ng iyong ama na nagkamali siya sa paniniwalang makukuha niya sa panig ng mga aswang ang panganay niyang anak. Tay. Pasensya na po kayo. Hindi po ako nakapagpaalam sa inyo. Gusto ko po sana kasing dalawin si Lola Bilin eh. Gusto ko pong alamin kung kamusta na yung kalagayan nila. Kamagalala, anak. Naiintindihan po. Sana lang mong kakalimutan na hindi paligtas sa labas ng village na ito. Nag-alala sa iyo ang mga kalahin nang nawala ka. Siguro mo sa buti susunod. Sabihin mo sa akin para mapasama kita. Pero, Tay, kaya ko naman po ang sarili ko eh. Alam ko yun, anak. Pero siguro man hindi maalis sa akin ang mag-alala. Hindi naman kita pipigilan kahit kailang gusto umalis. Siguro mas maganda lang para magkaroon ako ng katahimikan na alam ko ligtas ka. Siyong, sumagot na ba si Juan? Hindi pa nga eh. Naalala na nga ako eh. Hindi
ko naman siya pwedeng tawagan kasi yun yung biling niya. Luluna ko, papunta na sa akin si Juan kanina. Nagmatsyempuan siya ng mga pulis. Ang duda ko, nasundan siya ng mga aswang. Hello? Yung sinasabi ng mga pulis, na mukhang aswang si best friend. Yung nuputo yung mga mata niya. Totoo kaya yun? Aswang, ayokong maniwala. Minsan ko nang pinagdudahan si Juan. At hindi ko na uulitin ang pagkakamaling yun. Hanggat hindi ko nakikita at nakakaharap ng personal si Juan, hindi ako maniniwala sa sinasabi ng iba. Pagpatuloy natin ang plano ni Juan, katulad lang ng plano ng ato ko, kailangan papaniwalain niya sa Abuel Alejandro na pumapanig na sa mga aswang si Juan Dela Cruz. Isang press briefing ang kasalukuyang nagaganap sa pagitan ng matataas na opisyal ng militar at ng pulisya. Kasama rito ang grupo Kapatiran. Dito na namin tatapusin ang takot ng bawat Pilipino sa mga aswang na yan. We will find them and give them everything we got. Bilang pinuno ng Kapatiran, gusto ko nang tapusin ang digmaan ito laban sa mga aswang. At walang makakapigil sa amin, kahit pa sarili kong apo. Ma. Parang malaking gera itong binabalak nila. Paghandahin mo ang lahat ng kalahi. Masunod po, Ma. Dumating na ang panahon na kinakatakot ang mangyari. Ang magkaroon ng malaking sagupaan ang laing aswang at ang mga tao. Tay, kakausapin ko po sila Lolo Jules. Ipapaliwanag ko po ang lahat ng natutunan ko dito sa village na to. Baka sakaling maunawaan po nila kayo. Narinig mo na ako nung sinabi nila. Pero hindi po nila pwedeng gawin yung paglusob na yon. Marami pong madadami ng mga inosente. Hindi sila makikinig sa tao na mayroong dugong aswang, anak ng haring aswang, anak ng dilim. Anak, kailangan nating harapin ito. Naghihintay mga kalahi sa iyong desisyon kung saan ka papanig. Dapat kita pinagdudahan. Tama si Mira. Ako dapat ang unang nakaunawa sa'yo. Pero dahil sa galit ko, naitula kita papalayo. Hinding-hindi na mangyayari ulit yun, Juan. Pangako, maghihintay ako dito. Maisip mo na may mga magulang din sila na naghihintay sa pagpapalik nila. Nakadepende din po yung kung anong mangyayari sa digmaang ito kung ang pamibay, mananalo, o tatalo. Ang kapalaran ng mga batang ito ay nasa palad niyo po. Kung saan po kayo papanik? Kung kayo po ay magiging tagabantay o magiging anak ng dilim? Paano ko itutuloy ang plano kong ito? Paano kung ngayon sisirahin ang lahing aswang? Pagkatapos ng mga nalaman ko, hindi ito tungkol sa mabuti o masama. Dahil kahit tao o aswang, pareho din. Mayroong mga mabubuting tao tulad din ng mga mabubuting aswang. Mayroong din masasamang aswang na katulad din ng masasamang tao. Paano kung ngayon matutuloy ang aking mga plano?
Totoo ba sinabi nila na magkakagera na daw? Oo nga po, Kuya Juan. Lusobin na daw tayo ng muusig sa atin. Kailangan mo na kami turuan makipaglaban, Idol, para hindi tayo matalo. Mga bata, kung matutuloy mo yung digmaang yun, hindi kayo dapat nakikisali doon. Hindi kayo dapat na makipaglaban. Ang dapat sa inyo magtago. Tama ang Kuya Juan ninyo, mga bata. Mambik. Mahal na prinsipe. Hindi na ho tayo nabigyan ng pagkakataong magkausap. Para makahingi po ako ng tawad sa mga nasabi ko sa inyo ng isang araw. Wala na po yun, Mambik. Kalimutan na ho natin yun. Ako nga po dapat na magpasalamat sa inyo eh. Dahil namulat po ang mga mata ko sa maraming bagay. Mahal na prinsipe, masaya ho kami sa mga panahong ito. Lalo na sa napipintong malaking digmaan at nasa panig na namin na anak ng dilim. Mambik, kung matuling na rin digmaan yun, ano kaya natin maaaring itago ang mga bata? Wala na mas liligtas pa sa bahay ng ama mo. Kung kailangang itago at hindi makita ang mga bata, may ligtas na lugar sa bahay ng inyong ama. Hindi ha pa sinasagot ang text mo sa kanya? Di pa rin luloy. Laman sana. Pero paano kung nabukos yan ang tatay niya? Lo? Malabo yun, Asyong. Dahil kung nabuko na si Juan ni Samuel, siguradong makakarating na sa atin. May pagyayabang yun ang haring aswang. Ang kinakatakot mo nga, imabuko si Juan. Mario Joseph, paano siya makakalaban sa dami ng aswang na kapaligid sa kanya? At wala naman sa kanya ang bakal na krus. Tay, ano pong gagawin natin dito? Anak, nakita ko na ang kakaiba mong makikipaglaban bilang tagabantay. Ngayon gusto kong ipakita sa iyo ang pakikipaglaban bilang iso. Pasensya na ho, Tay. Pero wala akong nakikitang mali sa pakikipaglaban ko. Anak, kaya kong palabasin ang iyong natural na lakas, bilis at likse. Lalo ngayon, nang wala ka ng bakal na krus. Sir, saan pupunta nila? Diyan lang mo, mag-deliver lang. Sabi nila, mukhang mayaman nakatira doon sa bahay na yun, ah. Oo nga. Diba-diba tayo pag napasok natin yan. Ilabas mo ang nasa loob mo. Ilabas mo ang kalit mo. Lumabang kang parang aswang.
secreto ng taguan. Ha? Oo, yun yung turo sa akin ng tiyuhin ko. Sabi ko sa'yo eh. Gamitin mo ang iyong pagiging aswang. Nasa dugo mo yun. Nasa loob mo. Uy, malaki to. Kunin mo to, kunin mo. Inaasahan ng ating lahi para sa kanilang kinabukasan. Ikaw ang anak ng dilim. Tay, maraming salamat din po sa pagkakataon dahil mas nagkakilala po tayo ng lubos. Natutuwa ako na nagkaroon tayo ngayon itong pagkakataon na nakilala kita, nakilala mo ko, at nakilala mo nung gusto ang iyong lahi. Kailangan ko yung desisyon. Kailangan ko malaman kung sa kapapanik. Umamin ka sa akin, Miratea. Umiibig ka ba sa tagabantay? Hindi na ho importante ang nararamdaman ko para kay Juan, ina. Sagutin mo ang tanong ko, Miratea! Umiibig ka ba sa anak ng dilim? Ang taong maging gisusi ng pagkawasak ng ating kaharian. Nangako ho siya sa akin, ina. Nangako siya sa akin na hindi siya magiging anak ng dilim. Na hindi niya hahayaan na magamit siya ni Perua para sirain ang ating kaharian. Miratea! Ipinagpalit mo sa pag-ibig mo sa kuha na yan ang kaligtasan ng ating kaharian? Ako na ho ang nagsabi sa inyo, ina. Pag hindi ho tinupad ni Juan ang sinabi niya, ako ho mismo ang papatay sa kanya. Sa tingin mo magagawa mo, Miratea? Sa nakikita ko sa'yo, mahihirapan ka. Hindi ka nababalik sa mundo ng mga tao, Miratea. Simula ngayon, si Agor na ang tatapos sa misyon mo sa tagabantay. Dugo. Pare, may tao. May nakapasok na tao dito. Bossing, gulong-gulo na po ako. Hindi ko na po alam kung tama pa itong nararamdaman ko. Nung pumunta po ako dito,
Malinaw po sa akin ang intensyon ko. Maniwanag sa akin ang lahat. Kilala ko po ang sarili ko. Alam ko kung sino. Alam ko po kung kanino ako nakapanig. Pero ngayon, bossing, hindi ko na po alam. Ang dami ko ng question sa isip ko. Tulungan po niyo ako, bossing. Tulungan niyo po ako na makita kong klaro ang lahat. Tulungan niyo ako maibalik sa tamang landas. Patawad po. Halika! Hindi natin! Pinig na daw mga polis kung saan pwede nagtatago ang mga aswang sa isang pribadong village. Hindi lang pala pagkain na natala mo. Nakapagatid ka rin pala ng mahalagang balita. Ikaw na ang bahala kay Juan, ha? Totoong hindi ko gagalawin ang anak ng Krim. Dahil ito ang magpapalaya sa aking pero. Kabata-bata! Papagkanakaw na! Ang dapat dyan, turuan ang leksyon! Huwag niyo po ako ipakulong! Hindi ka naman ipakukulong! Sinasabi ko na nga, be! Traitor ka! Kampi ka pa rin ng mga tao!